Blessed morning mga kadoodles. So yun mga kadoodles, kung natatandaan nyo po, dati po binike-check ko po yung aking MTB na yung Giant Talon 4. At sabi ko po sa inyo, pag nagkaroon ako ng time, ang ibabike-check ko naman ulit po yung birdie ko po. Yun. So ngayon po mga kadoodles, samahan nyo po ako. Ibabike-check po natin yung birdie. Actually, dalawa po sila, birdies. Mamimit ko po si Ping at si Pong. Yun po yung birdie namin ni YP. So yun po, samahan nyo po guys. Maya-maya po, ibabike check na po natin. So yun mga kadoodles, bago tayo magtuloy o bago ko po ibike check yung aking birdie, gusto ko lang po na paalam sa inyo, konting trivia lang po kung saan nagmula ang birdie. Actually po, sa akin po pag-research, ang birdie po is designed by Rice and Muller ng Germany. At produced po siya ng Pacific Cycle ng Taiwan. Bali, dinesign po siya ng Rice and Muller ng Germany at ang nag-produce is Pacific Cycle ng Taiwan. Diyan po nag-originate ang birdie po. So, yun po. Yan po yung konting kaalaman lang po, trivia. Yan. So, ngayon po, magtutuloy na po tayo sa ating bike check para sa birdie. Let's meet Ping and Pong. So, ayan po mga kadoodles. So, andito na po tayo. Sisimulan po na po natin yung pagbabike check. Ayan po. Bali, dalawa po sila. Isang birdie. Pareho silang birdie one. Yung isa lang po is naka-monocoque frame yung sa akin. At yung kay YP po is classic. Birdie classic. Yun po. Guys, meet Ping and Pong. So, si Ping and Pong. Ayan po. Sa akin po at kay YP. So, yun. Simulan po natin sa aking kay Ping. Yun po. So, yun po. Guys, ito po is birdie 1. Monocoque frame na po. So, ang cockpit po niya, syempre ang stem po niya, yun pa rin po. Same pa rin po yung stem. Kagandahan po dito, na-adjust po. Adjustable siya. Pwede siyang itaas, pwede siyang ibaba. Yun, may adjustan siya. Binago ko na po yung handlebar niya. Nilagyan ko po siya ng raised face na carbon. At malaki na po. Naka 31.8 na po yung clamping niya. So, bali nagpalit na rin po ako ng extender. Kasi dahil nga po malaki po yung bar niya. So, kailangan ko po ng oversized extender. Ayan. So, 31.8 po yung extender niya. So, sa siyempre, nilagyan ko po siya ng cover. Ayan, makita nyo, ayan. Meroka, nilagyan ko siya ng meroka na kulay blue. Baka tinatanong nyo, para saan po to? Ito po, nare-revolve po yan. Naiikot po yan. Diyan ko po yung nilalagay yung aking GoPro. Pag ako po is kukuha ng video pag nag-rides. So, ito po, nilagay ko po to. Carbon din po siya, guys. Para po sa extension, sabihin, kung meron po akong gustong ilagay na mga ilaw or something na mga abubot, kasi dito masyado nang masikip, so naglagay ako nito para pwede ko din siyang lagyan dyan. Yan po ang purpose niya. Carbon para medyo magaang din po. Pinalitan ko na po siya, naka-Halotech na rin po siya, na Light Pro, and then yung
yung arm niya, it's light blue na rin po. Then yung chain ring po niya, naglagay po ako ng 60T na chain ring. Tapos yung pedal po niya, nilagyan ko siya ng kulay blue na promen para bagay po sa frame. Yan po. And then yung chain niya, black na KMC. Black po yan. And then yung derailleur po niya is SRAM X4. Tapos naglagay po ako nito. Ang tawag dito yung para sa chain, para pag tinutupi nyo po. Yan, pag tinutupi nyo siya, Redea po yan, na kulay black. Pag tinutupi nyo, yung chain po niya, ganyan, parang yan po ang purpose niya pag kinupi. Ito po, sasabit nyo po siya dyan. Yan, ganyan, tapos itutupi nyo po. Yan po ang purpose niyan. Para hindi siya nakalaylay. Ayun, bali yung SRAM 4 po na derailleur, pinarisan ko po siya ng L-Tau. Yung, ito po, yung handle, naglagay po ako ng Redea. Ayan po, naka-Redea po siya. Ganda po, ganda po siyang hawakan. Sarap. And then yung brake po niya, light throw. Nilagyan ko po siya ng Light Pro yung kabila. Then, pinarisan ko na rin po siya ng Jaguar. Para maganda po tingnan, Jaguar. Yung preno po niya, makikita po, yan, classic po po yan. Pero Paul po yan. Ganda po, yung ganda po yung performance, kaya hindi ko po siya mapalitan. Ayan, ha. Naka-king na po siya. King. Shock. Yan, naka-Redea shock na po. Tapos ito po, yung ilaw po niya. Yan, naka-magic shine po. Yan, dyan po nakakabit. Linaw po yan, magic shine. And then, ito po, naglagay po ako ng alarm. Antusi. Alarm po yan. Yan. Pwede rin pong gamitin niyo sa gabi yan. Bukod sa alarm, pwede niyo set sa alarm. Pwede rin pong gawin yung parang brake light. Na pag umaandar po kayo na, pag umaandar din pag huminto, bigla po siyang liliwanag. Parang brake light po talaga. Naka-design po sa akin, maganda. And then yun po yung upuan po niya. Yan. Naka-pisik po. Ayan, pisik. Ang upuan niya. Pang racing. 10 speed na po ito. Ayan po. Cogs niya. Ganun. 10 speed na po yan. Stand po niya. TI parts na po. Titanium. Light po skewer na po siya. Ayan. Ang setup ito, naka 18 lang po talaga ang standard na gulong ito. So ito po, in-upgrade ko po siya sa 20. 20 inches na po ang gulong niyan. So, sa mga nagtatanong, pwede po, pasok. Kaya kung makikita nyo po, ayan. Silver rack po yan, binili ko, silver rack, aero. Naka-aero na silver rack. Pero ang ginawa ko po, tinanggal ko po yung sticker. Nagpagawa po ako ng decals na pangalan ko po mismo. Ayan, kung papansin nyo po, pangalan ko po yan. Reflectorize po yan, ganda po yan. Pag tinamaan ng ilaw, nagre-reflect po yan. Yan, magkabilaan po yung sticker na. Gitang ko. Tapos, minatchapan ko po siya ng Continental na gulong. Ayan, Continental na 1.1. Mas masarap ihataw kasi matipis na po siya. Ayan. And then, ito po, naka... Eh, ito po yung easy wheel. Light blue rin po yan. Ito po yung light blue po na ano. Ayan, salamat po kay Batang... Shoutout kay Batang, kay Sanjay. Siya po yung nag-provide nitong ano, ito. Itong mahaba. Hinabaan na po niya. DIY po niyan. Hinabaan niya. Tapos ito po yung battle cage. Dinalawa ko po para at least kung malayo ng biyahe. Ganun din po, shoutout din po kay, yan, kay Tex. Ang dami mong alam, DIY din po yan. Yung lagayan po ng ilaw ko.
Ayan. Ayan. Tapos naka-light po, po ako na oversized din. Mas malaki po yan, yung seat post po niya. Yan po yung shock din ng Rodeo sa likod. Yan po ang kabuuan ng aking birdie. Yan po. So ito naman po yung kay Mrs., ito naman po yung tinatawag na classic. Yan po. Kung mapapansin niyo po, iba po yung frame niya, bilog. Yan, medyo may konyat na. Kasi medyo bumagsak si Mrs., tumama. Ayan. Ito hindi ko naman po masyadong in-upgrade. Sakto lang kasi si Mrs. eh. Ayaw niya masyadong ano, classic lang ang dating. So magpalit lang ako dito. Konti lang, konting-konti. Kung makikita niyo po. Ito po, pinalitan ko lang po siya ng carbon na handlebar. Kasi gusto po niyang, ang design po kasi ito aggressive. So masyadong malayo at nakasubsob. So para tumaas, nagpalit po ako ng handlebar na mas mataas yung rise po niya. Sinuportahan ko po siya ng extender. Ayan po, para mas lalong tumaas. Ayan po, in-oil slick ko po siya para hindi masagwa, bumagay. And then, yun, naka-light ko rin po siya ng oil slick. Bali, ang setup po ng group set nito, naka 9 speed. Ayan. Naka Sora po siya, pero 9 speed po. Naka Altus. Ayan po, Altus. Ayan, naka oil slick din po siya, 5080. Tapos naka Gab na oil slick, then naka Light Pro. Halotech na rin po. Ayan, kung mapansin nyo, naka Light Pro rin po siya. Ito po yung stock na Light Pro. Sa akin ko, pinalitan ko na po. Ayan. Rock Bros. Tapos ang brake po niya, yan yung stock pa rin po. Hindi ko na po, ano, naka Light Pro po siya na brake. Pero ito po yung dating Light Pro. Old model. Ito po yung shock nung old, yung sabihin natin stock na shock ng birdie. Ganyan po, spring lang po, tapos may foam. Ganyan po yung sa akin dati. Ayan. Ayan, ganyan dito, parang nag-tube lang. Ayan po yung stock. And then, ito rin po yung stock ng gulong. 18. Ayan. Ang gulong po nito, stock yung rim po niya. Pero yung goma po, pinalitan ko, swalby na po yan. Swalby na siya. And then, yung nipple po niya, kung makapapansin nyo, blue. Pinablue ko po yung nipple niya. Para maganda yung dating. Ito po yung Birdie Classic 1RM. RM po. Kasi meron pong, dalawa po kasi ang Birdie Classic. Meron po isa, yung Puget na tinatawag. Dito po sa Birdie RM, pwede rin po kayo mag-upgrade ng 20 inches. Kasi po, malaki po to. Malaki yung, dito kaya pa rin po, basta 1.1. Pwede nyo pong i-upgrade ng 20 inches yan. Pero dun po sa sinasabi kong isa, na yung Puget, yun po hindi nyo na po siya pwedeng i-upgrade ng 20. Kasi po, yun dito po niya, yun ang kaibahan po ng Birdie RM sa Puget. Yun dito po niya, yung allowance po dyan, yung sa Puget po mas maliit. So pag in-upgrade nyo po siya ng 20, sasayad na po siya. Hindi na po siya matutupi. Unlike po sa Birdie RM, yun po, mas malaki po yung allowance nito. Kaya pwede nyo po siyang upgrade. Ayan. So, yun lang po. Guys, ayan na po. Mabilis lang po. Quick review. Nung aming bike. Si Ping at si Pong. So, mga ka-doodles, God bless po lahat. Let's do this. Samahan nyo po kami sa mga rides po namin. Ayan.